July 2018 ang makatanggap ng 38,000 pesos si Aling Caroline or Caroline mula sa SSS pension ng Yumaong Mister. Laking pagtataka nitong ni Mrs. na sumunod na buwan ay 5 to 7,000 pesos na lamang ang kanyang natatanggap kada buwan. Nagtanong raw siya sa SSS Novaliches at Diliman Branch, subalit magkakaiba raw ang sagot nito sa kanya. Pakiramdam niya tuloy na 61 years old ng ginang, dinadaya siya ng SSS. Abay, narito ang kanyang sumbong. Anong problema ho natin, Mrs.? Yung sa SSS po, lumapit po ako dito sa Bitag dahil magpapatulong po ako. Dahil hindi ko po makuha yung mga benefits namin since August 2018 pa. Ang mga kinukuha po namin dito sa SSS, yung mga benepisyo ng asawa kong namatay, pati pension. Ang naging problema po, nung kukunin ko na yung pension ng month of August, doon na po nagsimula yung pinabalik-balik po ako. Sabi nila, for 39 na months na 38,724.96 plus lump sum and 18 months. Pero wala yun. Ginawa nila yung special pension. Hindi tinupad yung sa bangko. Makakasagot niyan, SSS, para masili. Okay, eto yung mga pointers. Detalye ho natin, isa-isahin ho natin mga bossing. March 2018, namatay ang mister ni Aring Caroline? Caroline Del Rosario. Caroline Del Rosario. July 2018, agad niya itong inasikaso at nakatanggap siya ng 38,724.96 pesos. Tatlong buwan na bakante at October 2018 na ulit nakatanggap ang ng pensyon. Ito ho kasama natin ngayon si Aling Caroline, kanyang pumanong asawa si Manuel Del Rosario. And kasama natin mamaya ng konti kung makakukontakt natin si Lilibet na siyang sasagot sa atin. So okay, ang iyong reklamo lamang ay may pakiramdam kayo na parang hindi kayo sinasabihin ng tama. Okay? Sir, parang, sure na ako sa ngayon. Sure ka na? Opo. Bakit na sure ka na? Oh, all of a sudden? Kasi yung mga hindi ho nila inaibigay, pagdating po dito sa SSS Diliman, okay, sabi nila, anim lang yan. Iba-iba po ang sinasabi nila. Mm-hmm. Yung iba naman, sabi, ay, isa lang yan talaga yun na 38, yung pinagsama-sama lahat yun sa anim na yun, kaya 38. Okay. Ayan, so ngayon, gusto mong malaman kung ngayon po, na ibigay nila, sabi nila yung anim, month of October, katapusan ng October. Nung pumunta ako, dahil pinabalik ako, sabi, pagkatapos na daw ng All Souls Day. Pagkaraan yun, hindi naman din ibinigay. Pinakuha uli ako ng death claim, yung pong form, pito, tig-isa raw kami. E kung medyo natagalan, pagbalik ko, di complete na po para i-file ko uli. Sabi nila, wag na, ang tagal. Ayan, hanggang pinapunta nila ako sa legal. Sabi na, yun na talaga yun, wala ka ng iba pang makukuha, dapat ngayong 38 na yan, hinati pa, sabi. Bakit daw parang ihati yung 38? May kahati ba dapat, may kahati ba kayo? May mukhang naiwan din ba si ganito, mister? Ganito po, kasi ang explain nila sa akin, alam naman nila dahil pinakuha nila ako ng mga... Hindi nyo sinasagot ang tanong ko, Aling Caroline. Malalayo tayo, puro kwentuhan tayo. Ito, nag-iimbestiga tayo para with due respect, ano? Bakit sinabi na may kahati ka? Meron bang naiwan ng Yumaong Mister na meron din dapat may kahati na sinasabi may nila? Tatlo po kaming pinakasalan, pero ayun, ako lang daw yung pasok dahil ako po yung may okay, minors. Okay, sige, sa makatuwid, ganito lang. Okay. Sa linya ng telepono natin si Lilibet Soralvo, Senior Communication Analyst ng Social Security System. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Lilibet. Number you dialed. Okay, nawala bigla. The number you dial, you will be back. Okay, sige, tawagan muna natin. Haba kasi ng paliwanag nyo kanina eh. Tanong ko lang sana, diretsuhin lang natin. Sige po. Okay. Ako'y interesado tuloy kasi nagbitiw ka ng salita. Kayo, pag mga ganitong klaseng sitwasyon,
na kung saan may issue nga rito. So lumalabas, tatlo ho kayong mga pinakasalan ni Mister. Opo. Ni Depunto. Mm-hmm. Opo. Kaya sino hong unang asawa daw? Ah, gusto ko lang tatanungin. Yung pong nasa London po. Sa London. Siya ba'y kasal doon? Opo. Okay. May asawa sa pangalawa, sino naman? Meron din? Meron din po. Okay. Meron din. Pinakasalan niya rin? Opo. So, pangatlo, kayo na? Ako na po. Kayo ba'y kasal din? Opo. Mm-hmm. Doon ba sa London na anal na yon? Yun po ang hindi ko alam. Okay. Dahil yun bang sa pangalawang bago sa'yo, napakasalan din ni Mang yung Depuntong si Boy. Oh. Opo. Pinakasalan din. Opo. So kayo naman pinakasalan din. Opo. Ano ba si Depunto, Muslim? O ano, something na pwedeng mag-asawa ng apat? O wala namang problema kasi ganun 'yon. Ano ba siya, Kristiyano or ano? Catholic po. A Catholic. Okay. So, nagkakaroon ka ng problema sa SSS, gawa nga ng tatlo kayo. Pero sinabi naman po nila sa akin na 42 months lang yung makukuha mong 38,724. Ano daw makukuha? Dahil hanggang 21 lang yung anak mo, plus lump sum, 18 months pay, tsaka yung retirement na 139,762. Iyon po. Ngayon, walang natupad hanggang nandito na nga po ako sa Vilona dahil nung pumunta po ako dito, ay... Hindi ba pinaliwanag sa inyo, Mrs.? Pinaliwanag po. Pinakuha pa po ako ng... Sandali muna, sandali. Relax. Kasi parang ang dating sa iyo, ngayon ko lang nakuha na kayo pala'y tatlo. Opo. Hindi po hiwalay si Mister, yung inyong Depuntong asawa, doon sa asawa niya, pumunta ng London. So, walang annulment din siguro. Pangalawa, yung nagkasal din siya sa yung pangalawa, nagkasal din siya roon. Tapos pangatlo po kay kasal din. Apo. So, nakakuha kayo ng pension na kung tutusin, lumalabas dito, kayo yung nakakuha ng pension na una, lumalabas parang, ito yung titingnan na eh, ano natin ha, nakakuha ka ng 38,000 pesos. Tama? Sa SSS. Pagkatapos, nagtaka ka na sumunod noon, kuha ka ng 5,000, hanggang 7,000 pesos kada buwan ang iyong natanggap. So, parang ganun. Okay? Sa akin naman po yung lahat ng mga xerox niyan. Okay, walang problema. Kayo ho ba'y may minor de edad na anak pa na wala pa ho sa 18 or 19? 19 na po ngayon. Yung time na namatay yung tatay niya, 18 years old. Okay, opo. Ngayon ay 19 na. O, tapos yun pong isa na okay. May karamdaman. Ilan taon yun? 21 na po. 21, okay. So ngayon, para sa akin, ang gusto mo lang matiyak, parang itong pension mo ba, may matatanggap ka pa, or merong iba na, kumbaga parang ganito, ano? May makukuha rin yung pangalawa. Parang pakiwari ko na sinasabi na pasalamat ka pa, na may natanggap ka dahil tatlo, parang lumalabas na may kahati ka rito. Pero ang baka may, kumbaga rito, may kahati rin na maaring hindi niya nasabi na kayo'y may anak kayo, pero may naghahabol din yung pangalawa. Hindi ganito kaya? Po, sir. Kasi yan po ang paliwanag nila sa akin. Kasi yan, nakita ano, naman yan ang paliwanag nila. Ano yung paliwanag nila? 42 months lang so, yung sandali makukuha po muna, ma'am, sandali po muna. Ako'y pinakinggan kita. Gusto kong makasiguro kasi nasa ere tayo kasi... Opo. Tutulong ho kami sa inyo. Ngayon, kung tutulong ho kami sa inyo, gusto ho namin malaman muna kasi hindi po to lumabas nung tayo ho'y nag-usap at nag-i-interview. Nagkikwento lang po kayo na akala namin na wala hong naghahabol din dito. Kasi ngayon lang ho namin nakita na mayroon sa London na nagpakasal pero hindi anal. May second nagpakasal, hindi rin anal at kayo kasal. Di kaya during those times nung 2018 na nakatanggap kayo ng magkano yung 38,000? Ilan taon pa that time yung inyong 18 pa lang? 18 pa lang po. 18 pa lang siya. So ngayon, hindi pa tumungtong ng 18 17 pa lang. Yes. Mm-hmm. Ngayon, ano na siya? Pasok na siya, 19 na siya. 19 na po siya. Alright. Sinabi ba sa inyo ng SSS na pag 19 na, hindi na siya dependent? No, sir. Ano sinabi ng SSS? Ang sabi po nila sa akin, may matatanggap ka na 42 months na 38,724.96. Mm-hmm. Hanggang 21 lang yung anak mong minors.
Doon sa yung may karamdaman, yung PWD? Hindi po, yung Remon po. Mm-hmm. Tapos, 18 months pay lump sum at saka yung retirement po na 139,762. Bakit sinabi, okay, napansin ko yung sinasabi sa'yo, bakit sinabi sa'yo na parang may halong pagkasuya doon sa, mabuti nga, nakakuha ka pa? Hindi ko po alam. Anong sinabi, bakit niya nasabi ho yun sa inyo, misis? Hindi ko po alam, o wala na yung ba sa Dibiluna, or sa yung isa, tapos sa, hindi, sa sandali, yung isa, Diliman, tama? Dito po sa, East Avenue. Yes po. Okay, yung tapos yung nauna, saan yung isa? Sa SSS Novaliches. Sa Novaliches, tapos dito sa may, ano na, sa o, may, pag, malapit sa may LTO. Dito po sa, ano, malapit po sa PSA. Sa East Avenue. Okay, yes, sa East po. Avenue, okay. Anong sinabi sa isa SSS sa may East Avenue? Sinong may sabing, ano kasi, saan yung, sinabi? Yung kinukuha ko nga po nung, yung month of August, ibinigay na nasa kamay ko na nang biglang kinuha. Kinuha? Doon na po, opo. Bakit na po daw kinuha? Eh, may pinakukuha po siya sa akin ng death claim information. Pag wala daw po yun, hindi na po ako, ano, hindi na raw po niya ibibigay. At saka, humihingi po sa akin talaga. Humihingi sa'yo ng? Nang lagay. Eh, sabi ko, wala akong dala. Yung, paano pag nasabi siya humihingi ng lagay ang SSS? Sino yung humihingi ng lagay? O, ayaw mong maniwala sa akin, ha? Sino? Sabi sa akin. Mrs. Yung Dave Aguila po. Okay. Ako, nag-iimbestiga na. Wala nang kwentuhan dito, ano? So, ang tanong ko, sagutin nyo. Kasi kung hindi, pagkikwento na magkikwento ho kayo, mawawala ho tayo. Sige po. Pag ako nagsalita rito sa ere, ako huy, gusto kong masundan ng husto. Baka malunod hanggang, tayo sa kwentuhan. Hanggang, si ano Dave, po? Anong pangalan? Sandali. Dave Aguila po sa mailing section. Dave Aguila. Opo. Okay, so, titingnan ho namin dito si, kay, seryoso ho tong sinabi ninyo, si Dave Aguila. Opo. Humihingi sa iyo. Opo. Magkanong hinihingi sa iyo? Wala naman pong ano. Paano mo nasabing humihingi? Sinabi, pahingi nga, bigyan mo ako. Okay tayo, paano? Paano pagsabi? Baka naman gumanon lang siya tapos. Parang tapos ako, sabi niya, wala, ayaw mong maniwala sa akin. Sinabi niya? Wala, ayaw mong maniwala sa akin. Papa, ayaw mong maniwala sa akin. Sige, kumuha ka na lang nito, sabi niya. Okay, hindi. Display. Gusto ko lang, sandali. Ginanon niya mga kama niya? Opo. Paano yung ganun kama lumabas niya? Pa sa ano po. Okay, lumabas. Paano paglabas sa inyo? Anong ginawa? Lumabas po siya sa pintuan, di ba? Nasa window lang sa po window. Sila. Lumabas siya sa pintuan. O, lumabas. Tapos? O, yun po. Ano sinabi sa'yo? Gumanon siya? Opo. Anong ganun? Anong sabi ko, wala akong dala. Ayaw mong ano maniwala sa akin na sabi niya. Hindi ko maintindihan, ba't siya gumanon? Ayaw maniwala sa akin. Anong maniwala? Ano humihingi po siya. Sabi ko naman. Para saan yung hingi niya? Hindi ko po alam sa kanya. Tapos pagpasok niya, inaano siya nung kasama niya na kung magkanong ibinigay ko, wala nga, eh, sabi niya, eh, wag mo nang ibigay yan, sabi naman. Dito sa, sa mailing section po ng SSS. Sa mailing section. Opo. Mm-hmm. Nung dumating na po ng January, nalaman ko na kasi binigyan na ako ng pad, ng ano, ng... mailing section. Opo. Bakit ka napunta sa mailing section sa claims ka dapat? Dahil po, kinukuha ko na yung month of, ano po, month of August. So, ibig mong sabihin, sa tuwing kukuha ka ng pension mo sa SSS, kinakailangan magbigay ka. Yung bang ibig sabihin, Dave Aguila? Hindi ko po alam kasi noon lang naman niya po ginawa sa akin yun eh. First time lang kinakita? Second time na po. Kasi yung first time, ano nangyari mong kita kayo? Ano, yung month of July po, ano, sabi nung sa SSS Novaliches, sabi, baka nasa ano nyo na yung ano, yung... So ngayon, okay, sige. Itong si Dave Aguila humihingi sa iyo sa may mailing section. Opo. Lumabas siya sa kanyang window para gumanon siya. Opo. Nung at pagkatapos nung pumasok siya sa loob, sabi ng kasama niya, hindi nagbigay. Parang ganun. Opo. Mm-hmm. Seryoso po ito, misis. Opo, opo. Kinukuha namin. Okay, ngayon. Opo. Alright, sige. Pagdating po ng January, doon ko January 2019. Opo. Mm-hmm. Binigyan na ako ni Ma'am... Alma Salinas ng ano? Sino si Alma Salinas? Sa PAD po. Alma? Salinas. Si Alma Salinas, anong departamento? Sa PAD po. Anong sa PAD? PAD, Pensions Admin po. Ito po yung binigay niya sa akin, no? Mm-hmm. Nakikita na po, nakadetalye na na. Ano, nakadetalye na po na ako talaga ang nakalagay na nagpe-pension. Mm-hmm. Okay. Per computed inquiry. Mm-hmm.
Oh, ayun po, nakalagay na po lahat dyan. Acknowledgement stamp po to. Opo. Ang acknowledgement stamp po to. Request po to. Ang ibig sabihin dito, request form for pensioner desk help pa lang. Para maayos Mrs. na yun. Sandali muna. Opo. Huwag ko muna kayo magkwento. Pagkwento kayo. Isa-isa lang. Itong hawak ninyo ho, request form for pensioner desk help. Acknowledgement staff na pinalapan niyo ho to. Apo. So, ito ho bang ebidensya ninyo? Inilagay na po niya lahat dyan yung mga detalye. Tapos saan, sabi niya, pumunta ka na sa... Muna. Saan ang detalye po dyan? Ito po. Ito po yung mga nakasulat na yan. So, ayan. Itong nakasulat na to... O, tapos sinabi niya na pumunta yung, na ako sa MCAD. Mm-hmm. Para so, maayos daw po yung pagpe-pension ko. Kasi hindi ganon, sabi niya. Sige, ganito ang gagawin natin, Mrs. Kasi medyo nagkaging komplikado na po yung inyong sumbong sa amin. Hindi na po ito yung follow-up. Nagsusumbong na po kayo sa amin na kinakailangan imbestigahan na ito. Alright? Kasi kung kayo'y nagsusumbong sa akin, manghihimasok na po kami na hindi po namin palalagpasin ang tanggapan ho ng pamahalaan kung sinasabing humihingi po sa inyo. May binanggit ho kayong pangalan, Dave Aguila, mailing section, Alma Salinas, Pension Administration. Pero ang pinakita nyo lang sa akin naman, ito'y request form lamang. Opo, para nga daw ibigay po sa MCAD para doon maayos daw po yung pagpe-pension. Dahil ako daw po talaga ito ang nakalagay. Ito kasi request form ho to. Okay, o, ganito lang, Mrs. Ako daw po talaga ang nakalagay okay, ganito na lang, ganito. Okay lang, relax ho kayo. Ano? Opo. Papasok na ho kami para alamin na lang namin, ha? Sige kasi po. Medyo naging komplikado na akala po namin kasi may mga sinabi po kayo sa amin. Pero kami, lumalabas ho ngayon, tatlo ho kayo pagkatapos sinasabi nyo sa inyo lahat. Okay? So, titingnan ho namin at kami ho'y papasok na hindi na ho natin pwedeng follow-up na parang nasaan na yung cheque mo kasi nagbitiw na ho kayo ng mga sumbong na kinakailangan ng imbestigahan. Kung titingnan nyo ho, corruption na ho ito eh. Nagsumbong ho kayo sa, mali nyo, nagsumbong ho kayo sa akin sa bitag. Hindi ko po ito'y palalagpasin pag nanghingi na ho, nangungotong na ho ito eh. Tulad nitong pangalan, si Dave Aguila. Itong si Alma Salinas, sinasabi nyo, lahat ni sinasabi ganito, makuhanan ho sila ng panig. Kasi kung hindi ho, magkakaproblema ho tayo. Narinig ko lang ho, panig nyo eh. Ngayon, magkabilang panig ho tayo kukuha. Kung totoo ho nangyari ito, delikado po ito. Kaya lang kukunan ho namin siya ng pahayag kasi recorded ho tayo rito. So, hindi ho muna natin ipaprocess to kasi itong sinasabi ninyo, nasa ere ho tayo. At hindi naman siguro patas para dito sa dalawa na to na nabanggit ang kalang pangalan na hindi namin makuha ang kalang pahayag kasi masisira din ho sila, Mrs. Opo. Ang tabayanan lang ho natin, kami ho'y tutulong na rin pero may halong investigasyon kasi pagdating ho sa mga ganitong klaseng sitwasyon, siniseryoso po namin. Tanungin nyo rin po yung Emil Juan sa PAD din po. So, ano naman, bakit namin tatanungin po yun? Eh, yun po yung laging nag-ano sa akin. Sige, di bali ho, Mrs. Kami na ho'y papasok na rito. Relax na lang ho kayo. Sa parting ho to, hindi na ho to simpleng sumbong na follow-up. Bagkos, ito ho'y may akusasyon na rito at pagkatapos may sabi ni Mrs. na may hinging lagay. At itong sa mga section na nabanggit niya na pangalan, napangalanan ho natin sa ere. Mahihirap din naman na tayo nag-aakusa na hindi ho natin nakukuha ang panig, may due process ho tayo ritong susundin na sila ho'y mapakinggan din at kumbaga makunan din ang pahayag. Kung totoo nga ang sinasabi ni Mrs. Kasi kung totoo to, seryoso po to. Ang sinasabi ho namin, medyo malalagay muna ho tayo sa status ko, mag-iimbestiga ho ang bitag pambansang sumbungan at magpa-follow up ho kami rito sa inyo. Total, ito naman recorded na ho to. Eto ho ang bitag pambansang sumbungan action ora mismo. Hi, I'm Joanne Dipao and I'm 10 years old. Have you already subscribed to BTAG official YouTube TV? Like me, my parents, and millennials, we watch BTAG videos. Subscribe now. See ya!